Good morning po ulit sa lahat at maraming salamat sa pag-attend, no? Muli po ang pangalan ng ating company ay si Gemma World Philippines, no? So nakita na po natin kanina kung gaano ka-stable si company, no? Up and running po in 17 countries all around the world, no? So actually si Gemma po, si Gemma Philippines ay meron ng 200 different products, no, sa ngayon. Pero sabi ko nga po, tututok tayo, no, doon sa mga products na talagang sobrang kailangan talaga, lalo na po ngayong pandemic, no. So ito po yung isa sa ating mga produkto. Okay. Ito po yung ating Gemove Multi-Ionizer, no. Again, number one po siya sa mga products sa household sa Korea, no. So, ayan. Tingnan po natin kung ano ba siya. Okay, sabi po dito sa ating slides, no? Paano nga po kung possible pala na makapaglinis ka ng yung sarili o makaligo, makapag laundry, no? Makapaghugas ng mga pinggan, ng mga utensils, at makapaglinis ng buong bahay nang hindi ka po gumagamit ng kahit anong detergent, cleanser, o mga bleaching aids, no? Naisip na po ba natin 'yan? Kasi sabi ko nga, ngayon po, no, ang isa sa mga inaasahan natin na tumulong sa atin upang maging malinis at healthy, no, to avoid sickness lalo na po itong COVID-19 ay si mga detergent, si mga cleansers, si mga bleaching agents, no? Pero along the way ng paggamit po natin 'yan araw-araw, samot saring sakit po yung kaya niyang idulot, no, sa ating katawan. So tignan po natin kung paano nito makakayanan na makapaglinis tayo, makapaligo, makapag-laundry nang hindi tayo gumagamit ng kahit anong detergent, no? So ito. Okay, sabi nga po dito, ito po yung ating amazing functions ng ating Gemove Multi-Ionizer. So ang pinakauna po diyan ay water saving po siya, no? So pangalawa, maaari ka nang hindi gumamit ng kahit anong klase ng sabon o detergent. Pangatlo, ayan, ganun na rin po yun, no? So, for laundry and dishes, wala pong detergents, walang soap. Number four is for pesticide detoxification. Yan po ay sa mga prutas at gulay na kinakain natin o na hindi natin alam. Meron po palang mga insecticides and pesticides. So, the next one is for sterilization. Yung atin pong multi-ionizer o ionized water is meron po siyang deodorization actually at saka sterilization properties, no? So tignan po natin kung paano po naging possible 'yan. Okay. So ito po yung pinakaunang amazing na talagang function at characteristic ng ating produkto, ano? So ayan po, as nakikita po natin dito sa screen, talagang meron siyang water saving effect, no? Ang results po niya ay 5.35 liter per minute. Yan po yung maximum usage niya. So, water saving and energy saving po siya. Okay, so napakaganda po yan sa ating environment. Diba? Ayan. So, ito po yung research niya, no? Tas report. Wala po itong ginagamit muli na ibang chemical elements. Kasi baka sabihin po natin, no, ng mga partners natin, ang sabi, hindi ka na raw gagamit ng sabon, ng detergent. Ano kayong meron dun sa tubig? Baka naman may chemical doon. Baka naman may bleaching agent na kasama doon sa tubig na makakasama sa ating health, no? So titignan po natin 'yan. Okay, sabi nga po rito, wala siyang ayon sa result, ano, sa laboratory at test result na ito, wala po siyang chemical elements at all. Natural na tubig po ito at safe from heavy metals such as arsenic and lead, no? So ayan, tignan pa natin. Okay. So ito pong products na to, wala rin po siyang harmful substances. And sobrang beneficial po sa human body. So, paano po nangyari yan? I-explain po natin yan sa mga susunod pang slides, ano? Ayan, sabi nga po rito, no soap. Excellent in improving various skin diseases, gum diseases, scalp diseases, no? Yung mga naglalagasan na po na buhok. Kayang-kaya pong i-revive o ibalik yung healthiness ng ating mga buhok. No, even marami po dyan, di ba, mga nag-age na, nag-falling hair. Alam nyo kasi mga partners, yung falling hair, no, nagsisimula po talaga yan sa paggamit naman natin ng mga harmful chemicals
Tulad po ng ano, tulad ng shampoo, ng conditioner, no? Ng wax sa buhok, ng mga hair sprays para sa mga babae naman. Yan po kasi, yung mga chemical na yan, pumapasok po yan sa ating scalp, no? Sabi ko nga po, ang scalp ay isang uri ng balat ng tao. Meron pong mga pores yan kung saan doon tumutubo yung mga hair follicles natin. So kung ano man yung i-apply mo diyan sa scalp mo, no? Diyan sa buhok mo na panglinis, agad-agad po yung na-absorb ng ating pores, ng ating scalp at napupunta sa ating katawan, ano? So ayan again, excellent in improving various skin diseases na ko mga partners. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, ang dami po nating hinahandang testimonies, no? Isa na po dyan, yung bata na napagaling. Di pa naman totally, pero napakaganda na po nung result, no? From day one, mga partners, na ginamit niya yung multi-ionizer up to this date, no? Na patuloy niyang ginagamit yung multi-ionizer, ilalabas po natin yan sa inyo. Okay, gum diseases, yan meron din po tayong mga testimonies niyan, no? So, ayan. Nandun pa natin dito. Okay, so number three po, for detergent and laundry, para din po siya sa mga dishes. Sabi nga namin, hindi mo na kailangan gumamit pa ng any detergent or liquid detergent na panglinis kahit pa mga plato yan, no? Pero, sabi ko nga, tayo mga Pilipino, nasanay po tayo na kung ano yung pinagkatiwalaan natin ang matagal na, yun ang yun yung ginagamit at sinusunod natin. So para po dun sa mga partners natin na hindi talaga maiiwasan na hindi gumamit ng detergent, no, ayaw agad magtiwala, maaari po kayong gumamit ng detergents, pero at least ngayon po minimal na, di ba? O mas less na. Kasi yung tubig pa lang po natin, meron na po yung disinfection properties, meron po yung antibacterial properties, no? At good for sterilization na rin po yan. So ano po nangyayari kapag nilalabahan natin yung ating mga damit dun sa ating ionized water? Ayan, sabi nga po dito, quick evaporization with ionized water after laundry. So ano pong ibig sabihin yan, mga partners? Ang ibig sabihin yan, itong ating mga damit, no? Kapag nilalabahan mo po siya using ionized water, kahit wala pa po yung detergent, kahit wala pa yung kahit anong bleach, no, na ginagamit din natin pag tayo ay naglalaba, hindi po yan mangangamoy kulob. Sabi nga dito, even in rainy seasons, mabilis po yan matuyo. Bakit? Isa po yan sa karakteristik ng ating tubig. Mabilis pong nag-evaporate yung tubig ng ionized water. At pagka-evaporate po niyan, kasama po doon lahat ng unnecessary smells, no? Ng mga hindi magandang amoy na yan. So, suppressing bacteria growth kahit na po sa loob ng washing machine, no? So, talaga makakaasa tayo na sa paggamit po natin ng ionized water, hindi na tulad ng dati. Kahit pa yung mga damit natin dyan na nilabhan ay talagang madudumi, no? So, kumbaga, madaming bacteria. Aasahan po natin na hindi tayo magkakaroon ng mga build-ups ng bacteria dyan. Ano po yung sinasabi kong build-ups ng bacteria? Yung pagkatapos mo pong maglinis ng plato, hindi po ba doon sa lababo mo namumuo yung puti-puti, yung dilaw-dilaw? Actually, hindi lang po yung soap. Hindi lang po sabon ang may gawa nun. Kasama na rin po doon yung mga build-up ng bacteria galing saan? Doon sa mga platong nilinis mo. Same po yan as sa laundry, no? Kapag tayo po ay kumbaga nagpapaikot ng maruruming dami sa washing machine, kasama rin po doon yung namumuong mga build-ups nga, sabi ko, ng mga bakterya, yung mga puti-puti, yung mga dilaw-dilaw na yan sa gilid-gilid na kailangan mo pang linisin o minsan kahit scrub mo, no? After mo maglaba. Ngayon po, maasahan natin na hindi na po yun mangyayari. Ano? Dahil pati yung bacteria growth, sinusuppress niya po yan. Pinapatay po niya yan, no? So, ayan, tignan natin. Ayan, ito po yung sinasabi natin kanina, no? Kahit po sa dishes, napakaganda po niyang gamitin. Ayan, ito naman po nasa kabilang slides natin. Ito po yung energy test result, no? Sabi nga natin, mga partners, ano bang meron talaga dito sa ating tubig na isa pang napakaganda? Sabi natin kanina, meron siyang antibacterial properties, merong disinfection properties, deodorization properties, at sterilization property. Bukod doon, mga partners,
Sabi ko nga po, kapag kayo ba nagtry na uminom ng mga bottled water o mga distilled water po, ano po ba ang inyong nararamdaman? Napapawi po ba yung inyong mga pagod? O yung uhaw lang po ninyo ang napapawi? No? Kasi kahit man ako, mga partners, lagi po dati nakakainom ako ng distilled water o tinatawag nating bottled water, pero hindi naman po napapawi yung aking pagod, yung uhaw ko lang. Bakit po kaya? Yan, dahil po kasi yan, yung distilled water na iniinom natin ay dumaan na po sa distillation process na pumapatay ng lahat ng minerals na kailangan natin sa tubig na maaari nating makuha sa tubig, no? So yung iniinom po natin na bottled waters o distilled water, maaari pong yan ay malinis. Pero karamihan po dyan, mataas po ang acid level, no? Na hindi po maganda para sa ating katawan. Pangalawa, wala na pong mga buhay na minerals dyan o wala ng energy dyan. Wala ng anion or negative ion. Iko-compare po natin yan dito sa pangalawa, no? Yung sa spring water or Arrowhead spring water, ito po yung mga tubig na nakukuha natin saan? Sa nature, no? Again, buhay na tubig na po yan, pero hindi pa rin sapat yung energy niyan. Now, compare po natin yan sa ating ionized water. Gawa po ng ating multi-ionizer water technology. Napakadaming energy sa tubig na makukuha niyo po dyan. Saan? Paano po yan nangyayari? Meron po kasi tayong tinatawag na anion o negative ion, no? Which is yun po yung nilalabas at pinoproduce ng ating tubig. Yan. Again, meron pong duration yan. Ito pong duration na sinasabing about 57 hours na makikita nyo po sa aking slides, no? Sa ating mga screen. Ganito po yan nangyayari. Kunyari ikaw, nagigib ka. Nag-stock ka ng ionized water. Sabihin mo nang nilagay mo sa jug or sa pitcher man yan. After 57 hours, nababawasan po ng konti yung kanyang energy. Pero ang good news, lahat po ng minerals na nilabas po ng tubig na yan, no, nagawa dyan sa tubig na yan, hindi na po yun nawawala, no? So, ayan po yun. Ayan, isa pa po to sa mga magagandang function, no, nung ating multi-ionizer. Sino po yung hindi nakakakilala kay pesticide? Kay insecticide kaya, mga partners? Diba? Yan po yung tinatawag nilang DDT at BHC, no? Mga synthetic na pesticide o di naman kaya insecticides na ginagamit saan? Sa mga prutas at gulay para po ma-prolong yung kanyang freshness, yung kanyang buhay at hindi siya kainin ng mga ano ng mga worms or ng mga peste na sinasabi sa pananim. Ano? Pero ang bad news po diyan, mga partners, kapag po 'yan hinahain natin sa ating mga pamilya, no, yung mga gulay at prutas na 'yan na hindi po nawawala yung mga pesticide at insecticides na 'yan, nakakain po 'yan ng ating pamilya. So wag po tayong magtaka kung bakit minsan sabihin natin, Ma'am Sisi, lagi naman po kaming kumakain ng mga healthy na fruits and vegetables, pero bakit hindi po maiwasan ng aking pamilya magkaroon ng sakit? Sa loob ng isang taon, hindi pwedeng walang magkasakit. Eh kasi naman mga partners, kasama dun sa mga pagkain na yun na hinahain mo, yung insecticide at pesticides. Hindi po yan basta-basta nawawala, no? Pag niluluto. Marami pa dyan, ang gusto na luto sa gulay, half cook lang, no? Hindi mo siya binuboil ng talagang sabihin mo ng 12 minutes or so. Paano po mawawala yung mga insecticide at pesticides niyan? Pangalawa, sa mga prutas, hindi po ba kukugasan mo lang yan? Ano? Marami pa po sa ating mga kababayan pag kumain ng prutas, ano, kasama yung balat. Yun kasi yung masarap minsan, di ba, sa apple. Ayan, for example. Doon din po kasi actually dapat, no, dapat maraming sustansya na naka-imbak, di ba? Pero sabi ko nga, pag ito po yung ginagamit mong tubig, si ating ionized water, matatanggal mo po o mare-reduce mo ng 99.9% yung mga pesticide at insecticides na nalalagay doon sa pagkain mo. Ano? Anong gagawin mo? Ipababad mo lang yan 15 to 30 minutes bago mo lutuin. Same as mga fruits po. Ibabad mo lang din yan
15 to 30 minutes bago mo ihain sa pamilya mo. At sigurado po na na-reduce na yung pesticide at insecticide, isama mo na dyan yung mga heavy metals dun sa kinakain at hinahain natin sa ating pamilya. No? So ito, next slide po tayo. Ayan. Ito naman po ay ang ating super bacteria test report. Saan po ba kumbaga natin makukuha yung super bacteria na sinasabi? 'Di ba mga partners, merong mga times na yung ating doktor ay nagre-reseta na sa atin ng antibiotic. No? Sabihin na natin may sakit ka. Nagreseta sa iyo ng antibiotic. Ikaw gumaling ka naman ngayon dahil sa neresetang mga gamot. Hindi po perfectly namamatay lahat ng bakterya sa katawan mo just by drinking antibiotics. Lalo na po, kung nagkamali ka ng inom, anong ibig kong sabihin nagkamali? Pwedeng naglapse ka sa oras o ngayong araw, kumbaga na-miss mo uminom, di ba? Yung ibang bakterya po dyan, nananatili pa rin sa iyong katawan. Pag nag-mutate po yan at pag nabuhay pa yan, no? Pag yan natira, pag yan po ay bumalik, naging active ulit, 2 times to 3 times even stronger po yan kaysa dun sa original na bacteria. Which is yung mga super bacteria na yan ay nahihirapang patayin ng antibiotic. So dito po sa bacteria, super bacteria test report na to, again, kayang-kaya po ng ating ionized water na i-treat o tulungan tayong puksain itong mga super bacteria na ito, no? Ito pa pong isa. Itong super bacteria test result po na ito ay galing sa MRSA. Again, hindi po ito gawa-gawa lang. Sa una po, makikita natin na sa regular water, ayan, nabubuhay po yung super bacteria na yan. This is within 24 hours, mga partners, okay? Pero dito po sa ating ionized water, in 24 hours, again, bacteria was reduced ng 99.9%. Halos wala ka nang makikita dyan, no? So, ayan, 99.9%, no? Nakikita niyo po ba yan nasa screen? Okay, next slide po tayo. Okay, so isa pa po ito, no? Sa mga pinakamagandang function ng ating ionizer. So ano po yun? Ayan, tignan na natin. Ito po yung sinasabi natin kaninang energy na dapat nakukuha po natin sa living water, no? Sabi ko nga mga partners, ikaw, kung ikaw po ay regular na empleyado, from Mondays to Fridays papasok ka sa trabaho. Pagdating ng Sabado at Linggo, off mo. Pero hindi po ba marami dyan nakakaranas ng after Sabado Linggo na off mo, dumating yung Lunes, pagod ka pa rin po. Dumating yung Lunes, halos ayaw mo pa rin pumasok. Bakit? Hindi po agad-agad nababalik yung lakas na nilalabas ng ating katawan. At kailangan po ng ating katawan ng 13 billion anions rather. No? Para maibalik yung dati nitong lakas. Saan mo kukunin yun mga partners? Ang body ng water na may pinakamataas po na anyon ay ang Niagara Falls, no? Sabi nga natin, nasan ba ang Niagara Falls? Hindi naman tayo pwedeng pumunta doon araw-araw, 'di ba? Or diyan sa mga body of water na may mga matataas na anyon. O kung makapunta tayo, hindi naman na kumbaga natin pwedeng gamitin ang gamitin sa lukin ng salukin yung tubig dyan para lang maibalik yung anion o negative ion sa ating katawan na nawawala. Ano? But again, kung hindi po natin magagawa na dalhin yung mga sarili natin doon sa mga nature, sa mga body of water na yan, dalhin po natin yung nature sa ating mga kabahayan. No? Ipa-experience po natin yan sa ating mga mahal sa buhay. Papaano po natin gagawin yan? Again, by the use of our multi-ionizer. Ang negative ion po, no, na kayang i-produce ng ating multi-ionizer ay nasa 314,600 mga partners. Ito po yung updated status, no, data ng ating multi-ionizer ngayon. Okay? So ito pong 314,600 negative ion na yan. Sapat po yan para ibalik yung lakas na nawawala sa atin araw-araw, no? So ayan po, na natin. Ayan, sa sterilization naman po,
ng mga products, mga baby products at mga dishes o mga baso, mga plato natin. Again, mga partners, tayo po para makapag-sterilize. Hindi po ba kinakailangan natin na mag-boil pa ng tubig o mag-boil pa ng water para lang mas siguro na yung po mga gagamitin natin, no, lalo na ng mga bata na kasama natin, mga infants, mga toddlers, ay walang bakterya, no? Again po, ngayon, hindi mo na yan kailangan problemahin. Bakit? Ito pong ating produkto ay kayang-kayang patayin o i-reduce, no, i-eradicate ng 99.9% yung mga bakterya na yan without boiling it, no, without the boiling water. So after din na mahugasan mo yan, mga plates, mga gamit ng mga bata, it removes oil and odor. Kapag ito ay nag-evaporate, sinasama po nito yung oil at yung odor, no? Again, yung bacteria po patay ng 99.9%. Okay, ito naman po yung isa pa, no, na napaka-good no sa ating product. Meron po tayong deodorization property, no, bukod pa sa sterilization property. So anong nangyayari? Kapag po ikaw na magluluto ka ng meat or ng sabihin na natin ng fishes, no, ng mga isda. Kapag po yan, hinugasan mo muna sa ating multi-ionizer o kaya naman ginamit mo pang sauce o pang sabaw yung ating multi-ionizer, mas agad po nare-reduce yung mga masangsang na amoy, yung mga malalansang amoy dun sa ating mga meat and fishes, no? Again, paano po yan nangyayari? Kapag po nag-evaporate yung moisture ng ating tubig, sumasama na po yan sa hangin. Yan po yung kanyang deodorization effect, no? Ayan, ito naman po sa kabila. Again, this is laboratory sterilization test, no? So, ayan. Kahit po doon sa mga pets natin, sabi ko nga doon sa aking mga previews na presentation, kung si pets mo po ay nagkakaroon ng mga skin disease, no? Hindi mo na po sila kailangan or hindi po necessary na dalhin mo na agad sila o itakbo sa veterinaryo. All you have to do is paliguan mo po sila ng ionized water, no? Kahit hindi mo po yan gamitan ng mga madre de cacao na soaps, no, ng kung ano-anong shampoo na pang-treat ng skin disease na mga mamahalin, no, sapat po yung ating tubig para pagalingin po at ibalik sa dating sigla, no, yung skin ng ating mga pets in just a span of 1 week to 10 days, no. Again, pati po yung odor niyan nire-reduce. Kaya talagang asahan natin na yung mga alaga natin na iiwasan yung pangit na amoy nila, yung mga amoy aso, ganyan, amoy pusa, sa kanilang mga balahibo, yan po ay mawawala, no? So, ayan, tignan po natin. Ito po yung laboratory test result ng 8 bacteria sterilization o yung germicidal effect ng ating produkto. Again, sino po hindi nakakakilala sa mga bacteria katulad nila? E. coli, ni Salmonella, no? Si Bacillus, si Staphylococcus, no? Si E. coli pa lang at saka Salmonella, mga partners, nandiyan pa rin po yan. Kung maaalala nyo po, marami pong, kinuhang buhay, si E. coli at saka si Salmonella. Ito yung mga klase ng bakterya kasi, no, mga partners, na kapag na-meet ng iyong pamilya, masakit na sa ulo, masakit sa tiyan, masakit din po sa bulsa. No? Ito yung mga dapat pumunta ka na talaga, magpa-consult ka sa specialist, kumuha ka ng laboratory test, no? And ang bonus mo pa diyan, eh baka makapag 24 hours ka pa sa hospital with dextrose, no? Ganyan po ang usual nangyayari diyan. But again, ito pong ating multi-ionizer, nire-reduce niya po yan ng 99.9%. Tinitreat niya po yung mga bakterya na yan. No? So kasama na po dyan si food poison. No, mga partners, si food poisoning, si abdominal pain, si vomiting, si mga hemorrhage, diarrhea, dehydration, kasama po lahat yan. Yung high fever, low blood pressure, ayan. Okay? So lahat po yan ay
natitreat niya. Nakakatulong po siya na hindi natin ma-experience yung mga yan. Ano pa? Yun pong miscarriage, no? Kapag ikaw po, umiinom ka ng ionized water, mas malakas yung kumbaga panlaban mo o kapit ng baby sa tiyan mo. Ganun po sila ka-healthy, no? Ayan, si colon bacillus, si collective diarrhea. Ayan, pati po si staphylococcus, ito po yung nakukuha natin actually na bacteria saan? Doon sa may mga tuberculosis, no? So ayan, lahat po yan is reduced ng 99.9%. Okay, so sabi po, paano po ba ito? Kumbaga, how does it work, no? Itong ating multi-ionizer. Okay, from the head, no? Ito po yung pinaka-nozzle ng ating ionizer. Doon po natin makikita yung filter ng ating ionizer. Ginagamitan po ito ng mga black tape, no? Ito yung nagpo-produce ng maraming bubbles, ng mineral, ng energy. Kaya po matatawag natin talaga na living mineral water po yung ating tubig. Ayan, may Mineral Terra Health Ball. At meron din po itong ultra micro pore size plate. Ano pong ginagawa niyan? Ini-increase niya po yung pressure ng tubig, yet nire-reduce niya, no, yung cost ng kumbaga ating tubig, no? Yung water saving effect po niyan. Yan, napakasabi ko, napakaganda pag na-try niyo po yung ating multi-ionizer. Kala mo yung mga at nilalabas niyang tubig parang mga sinulid, mga partners. Sobrang light, yet malakas, no? Ganun po siya. Ang isa pa pong pinakamagandang news sa ating filter, yung filter po natin is highly calibrated or well-calibrated. Ano po ang ibig sabihin pag sinabing well-calibrated yung ating filter? Lahat po ng bato dito, lahat ng filter na ginamit dito, mga partners, ay piling-pili. Na lahat ay magiging beneficial po sa katawan ng tao, no? Not like any other filters, no? Na hindi na natin babanggitin. Lalo na yung makikita nyo dyan na napakadaming parang pebbles sa ilalim o bato-bato. Actually, hindi po yan nakalibrate ng maayos. Bakit? Meron pong mga bato dyan na hindi naman talaga kinakailangan ng ating katawan. Bagkos, nakakasama pa po sa ating kalusugan, no? So yan po yung pinagkaiba natin sa ibang mga filter. Pangalawa, meron po tayong tinatawag na ito, dito po yung science naglalaro, no? Sabi ko nga dito nangyayari yung magic. Bakit naman magic, Ma'am Sisi? Yan. Dito po yung kanyang ionization method. Again, mga partners, meron pong dalawang klase ng ionization ng tubig. Ano po yun? Ang una, okay? Ang una ay upon electricity, the use of electricity. Ano? Ang pangalawa po ay ginagamitan ng specialized na magnet. Hindi po basta-bastang magnet lang, no? Again, i-compare natin yung dalawa. Unang-una, kapag po yung ionization process ng iyong tubig ay dumaan po sa electricity, namamatay po lahat ng minerals or living minerals na nandoon sa tubig na dapat sana nakukuha ng mga cells mo, naaabsorb ng mga cells mo. Okay? Bibigyan ko lang po kayo ng isang fact, no? Ang cells po ng isang tao, okay, sa isang human body, ang cells po niyan ay umaabot sa 30 trillion cells na may iba't ibang function sa katawan. Ano? Pag yun pong iyong mga cells ay hindi mo po properly nanonourish, hindi mo po yan, kumbaga, napapainom ng tama. Walang minerals. Alam niyo po kung anong nangyayari? Yung po mga cells na yan ay namamatay. Yung mga natitira po dyan, nang aagaw po ng mga minerals, saan? Sa buto. Kaya hindi po ba kayo nagtataka? As we age, yung mga buto po natin rumurupok. Bakit po kaya? Dahil kaya talagang nanghihina na tayo, hindi mga partners. Dahil hindi properly nourished ang ating cells, kinukuha, nakikipag-agawan yung mga cells natin ng calcium sa buto. Number one pong kailangan ng minerals ang buto, ang calcium, no? So, expect po natin na kapag hindi po properly nourished yung ating cells,
Eh, Katagalan po, rurupok talaga yan. Gawa ng yung ating mga buto, kinukuha niyan yung, kumbaga rin kipag-agawa niya ng calcium sa ating mga cells, no? Yung calcium kasi mga partners, isa po yan sa mga pinakakailangan ng ating cells, no? Para maging healthy siya, no? Para mas mabilis siya mag-regenerate at para mas mabilis yung cell communication sa loob ng iyong katawan. Dito po sa ating multi-ionizer, ginagamitan po natin ito ng magnet. Gaano po kataas yung magnet na ginagamit dito natin o gaano kalakas? 12,000 ghost lang naman po, no? Pero itong magnet na po ito ay nakaset, no? Nang kumbaga nagkokontrahan sa isa't isa. So forever na meron pong malakas na puwersa na humahati sa molecular bundles, molecular bonding rather, yan, no? Pinapatid niya po yan. Anong nangyayari? From H2O, pag dumaan po sa ating ionizer, nagbe-break po lahat ng kumbaga particles ng water dyan at nagiging H3O. Ano po yung H3O? Yan po ay maliliit na particles o maliliit na cluster ng water, no? Actually, yung H3O, mga partners, nangangahulugan po yan ng microclustered water. Pero yung sa atin, ang good news, tayo ang may pinakamaliit na particles ng tubig na kung saan umaabot po tayo ng nano-clustered water na mas madaling ma-penetrate o i-absorb ng ating mga cells. Ano? So napakaganda po niyan. Kaya wag po kayo magtaka kapag umiinom po kayo ng ionized water. Kumbaga, ikaw hindi ka nabubunsol. Unlike uminom ka po ng regular na tubig, isa, dalawang baso, bunsol ka na kaagad, no? Sa atin, kapag inom mo po ng tubig, hindi yan dumidiretso kasi agad-agad sa tiyan mo, no? So along the way, yung mga cells mo po na nauuhaw, yan, kinukuha na na po nila yan, naa-absorb na nila yung tubig na pumapasok sa ating katawan, no? Kaya napakaganda po ng ionized water. Napaka-beneficial po niyan sa katawan. Ayan, so ito po yung nasa slides. Ganyan po yung process niya. When water molecules pass through the magnetic field energy, no? Again, gaano po kataas yung magnetic force niya? Nasa 12,000 ghosts po, no? So yung process of water ionization, dun po yan nag-take place. Mas dumadami yung oxygen and hydrogen, no? So paglabas po niya, nagiging highly energized water. At ang pinaka-good news po doon, buhay na buhay yung minerals ng tubig. Okay, so ito po yan. Ayan. So ito po yung nasa loob ng ating multi-ionizer. Gumagamit po siya ng apat na specialized magnet. Nasa dulo po niyan ay yung black jade nozzle. Ayan, ito yung in-explain ko po sa inyo kanina. Ayan, nag-generate yan ng whirlpool. No? Sa gitna, meron pong dalawang energy na nagsasalpukan dyan. Forever na nagpokontrahan. Pagdaan po dyan ng tubig, no? Nakakagawa po ng masyadong mataas o malakas na pressure yan. Pag nire-release po niya yan, masyado ng maliit o nano-clustered water at nagiging energized water. Paano nagiging energized? Kasi nga po, merong nagsasalpukan doon na kumbaga energy, no? Gawa ng ating magnet. At ang isa pa po na nilalabas dyan ng ating tubig, no, ay yung nakapag-produce po yan ng oxonium at hydroxyl. Ayan, nakikita po natin dyan. Yung hydroxyl, good for cleaning, washing, and sterilization function. Siya rin po yung nagre-remove ng contaminant and odor, no? So yung oxonium naman po, yung sinabi ko na yun sa inyo nakaraan, anti-cancer po yan, pampabalik ng shine ng ating skin, no? May bleaching effect din po yan at siya yung nagre-restore ng freshness sa katawan. Yan. Okay. So, ayan yung various effect, no? Nagpo-produce po yan ng negative ions. Yan, natakal na natin kanina. Ito pa po mga partners, napakadali po niyang i-install. Hindi po natin, again, hindi po natin kailangan ng additional power or electricity, no? Sabi ko nga, hindi po ito kagaya nung ibang filter.
ng tubig. O sabihin na nating ibang ionizer kung meron man, no? Kasi meron dyan mga filter ng tubig. Pag po yun, in-install mo dyan, kumbaga mahirap na po yung tanggalin, no? Minsan nga forever na yung nandyan. Pero po yung ating ionizer, yung ating multi-ionizer, no? Nadadala po natin yan. Napakadaling i-install at napakadaling i-detach. Kaya ngayon, sabi ko nga, kung nasa Maynila ka tonight, at kinabukasan, may pupuntahan ka, sabi natin provinces o ibang city yan, i-detach mo lang po yung ating multi-ionizer, no? At ilagay sa box, madadala mo na po yan kahit saan mo pa gustuhin. Again, yung tubig mo, ionizer na ulit, ano? So, ganun po yan. Ayan, so meron po tong, actually, ang dami, mga partners, no? Certifications, patented po yung ating technology, so hindi po yan agad-agad mare-replicate. No? Marami po yung reports. Ayan. Ito po yung sa Korean community natin. Okay, mga test report po yan. At again, mga partners, ito po, isa pa po ito sa pinakamagandang news, no? Sa ating multi-ionizer. Yung ating po multi-ionizer is actually pasado sa pinakamataas na FDA registration sa buong mundo po. At yan ang US FDA registration. Again, ang representative po niyan, si Mr. Lee Yu Jong. Yan, napakilala na sa inyo siya kanina, no? Sa ating company profile. Siya po yung CEO, founder and owner ng GEMA Korea, no? At ng GEMA po sa buong mundo. Again, this is pertaining to our GEMA of Ion Water Purifiers. Okay, so ito po yung types ng ating ionizer. Meron po tayong for kitchen. Good na rin po to for drinking, no? Sabi ko nga po, dalawa yung filter niya, no? So, ito for shower, meron din po. For washing machine, at meron din po tayong for special usage. Yan po yung ginagamit sa restaurant, sa farms, sa fishing industries, sa stocks, kahit saan po yan na actually may malawak na area na gusto mong paggamitan. Kahit po sa bahay mo, kung gusto mong lahat, ionized water yung ang dumadaloy dyan, pwede mo pong gamitin yung ating special purpose na ionizer for special usage. Yan po ay malaki, no? Sabi ko nga po, sa lahat, no? Pwede mo po yung gamitin. Lahat actually ng pinagagamitan mo ng tubig, mas maganda mga partners, multi-ionizer na yung gamitin mo, no? So, ayun lang po sa ating multi-ionizer product presentation. Sabi ko nga mga partners, no? Business aside, ngayong alam nyo na po yung, kumbaga dapat, na benefit na nakukuha natin sa tubig, no, sa pag-inom pa lang ng tubig. Sana po wag nating isawalang bahala at i-deprive ito sa ating mga pamilya, lalong-lalo na po ngayong panahon ng pandemic, no? Napaka grabe, napaka mahal po magkasakit, lalo na ngayon, bawal ka talaga magkasakit dahil konting ubo-ubo mo lang, konting sipon-sipon mo lang, konting fever lang, sasabihin COVID positive ka na. No? So again, para po mapangalagaan natin yung ating mga pamilya ngayon at sa kumbaga darating pang mga viruses, mga bakterya, no, sa mundo. Kasi hindi natin alam kung kailan matatapos yan, mga partners, no? Sana po tangkilikin na natin yung ating multi-ionizer. Again, mas mabilis po at mas maganda na nag-iingat tayo, no, at nagpe-prevent tayo kaysa po dun sa huli na ang lahat, na nag-cure na tayo, naghahanap na tayo ng medicines, no? So again, yun lang po yung sa ating product knowledge. Salamat po!